Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, pag-uusapan natin yung iba't ibang uri ng brush na ginagamit ko and kung paano ko siya ginagamit, saan ba parte ko siya ina-apply and kung magkano para magkaroon kayo ng idea and then makagawa din kayo ng magandang skin tone. So ayun, manood kayo and makinig kayo para malaman niyo yung mga dapat nyong malaman sa paggamit ng round brush and yung ibang brush, yung mga brush na gagamitin. So ayun guys, let's go! So guys, eto yung mga materials na ginagamit kong brush para sa pagdodrawing. Ang mga brush na to ay may iba-ibang gawain or kada part ng dinodrawing ko, iba yung ginagamit ko para mas mapaganda ko yung drawing and magamit ko siya ng maayos. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko to ginagamit at kung saan ba parte siya ginagamit para maganda yung gagawin natin. Ito guys yung magiging sample natin. Tapos na siya guys, meron din tong time-lapse kung nakita nyo. So, lahat ng brush na ginagamit ko guys, may kanya-kanya tong ginagawa sa drawing. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo ang mga ginagawa ng mga brush na to. Ipapakita ko sa inyo kung saan parte ko ginagamit para mas malaman nyo kung paano to ginagamit at kung saan din kayo makakabili nito, sasabihin ko rin. And kung magkano. So ayun guys, kuha muna ako ng charcoal powder. Eto guys, flat detailed brush, 30 pesos lang to guys, nabili ko sa Lucky Art Supply. Ang paggamit nito guys, ginagamit ko siya sa mga dito guys, sa mga hard line kagaya nito guys, para maganda yung ma-blend or maganda yung pagkaka-blend, hindi siya magmukhang line talaga na ginuhit gamit ng lapis. Kaya ito yung ginagamit ko. Tapos sa mga mata, pang shade ng mga mata, ito din yung ginagamit ko. And then sa ilong, sa bibig, and then sa tenga. Ito guys yung ginagamit ko para mas mapaganda ko yung drawing ko. And then, hindi siya masyadong hard line. Kumbaga, yung hard line niya is magiging dark parts na lang ng drawing natin. Katulad nito guys, ayan. Ito yung ginagamit ko. Flat detail brush to guys. Meron din nagagamit or may mabibili kayo din nito yung sa nail art, merong ganito guys, flat detail brush. So ito naman guys, yung naked tree. Bali, tatlo yung naked tree ko. Yung flat, para magamit ko ng maayos. Ito guys, na pinakamaitim, ginagamit ko siya kapag gumagawa ako ng mga buhok or nagsishading ako sa pinakadark. Gaya dito sa buhok, tapos sa parte dito, sa mga dark, ito yung ginagamit ko. Ganito siya guys. Pag maglalagay ako ng pinaka dark, ito yung gamit ko. Madumi siya kasi ginagamit ko lang to para sa mga pinaka dark. And then ito guys, yung isa hindi masyadong marumi. Ginagamit ko to guys sa pagblend ng skin tone. Halimbawa guys, may nalagay na ako ditong dark gamit tong flat brush na isa. Tapos, ito naman yung sunod kong ginagamit para hindi masyadong magkalat at hindi masyadong madumi yung dinodrawing natin. Bali, ito naman yung ginagawa kong pang shading sa mga papunta sa light parts. Lalo kung banda dito guys, sa may halimbawa dito, papunta dito guys, hindi masyadong maitim. Ito yung ginagamit ko. Tapos, kung mag-a-apply ako ng graphite, ito din yung ginagamit ko pang smudge. Etong isa. Tapos, etong isa pa guys. Ito yung malinis talaga guys.
ginagamit ko ito para dun sa mga yung hindi masyadong maputi. Para lang to guys sa ano. Halimbawa, gumamit ako ng graphite na 2B. Tapos gusto kong i-shade siya papunta dun sa may pinaka-light. Ito na yung ginagamit ko para malinis guys at hindi magkalat yung drawing natin, hindi magkalat yung mga shading natin. Kaya may iba-ibang brush akong ginagamit para mas mapaganda yung drawing ko. And then, maiwasan ko yung mga maduming drawing or skin tone. Ito guys, lahat yung flat brush na ginagamit ko. Bali, apat. Detailed, tapos yung tatlong naked tree. So, ayan. Ito naman guys, yung apat na brush na ginagamit ko. Round brush. Tapos yung makeup brush na tatlo. Unahin natin to guys, yung round brush. Ito yung maliit lang na brush na ginagamit ko siya sa mga... Halimbawa, nagsawsaw ako. Tapos, kailangan itakta ko siya para magamit ko ng maayos. And then, ina-apply ko siya guys sa mga ganito. Halimbawa, sa ilong. Ayan. Diyan ko siya ginagamit. Tapos, yung dito, parte dito, sa may medyo may detailed or medyo dark, tapos maliliit lang or hindi masyadong malaki yung dark na gagamit na paglalagyan natin, kagaya dito sa may ano, sa may mata. Ito yung ginagamit ko guys para smooth siya and makokontrol ko kung saan lang yung malalagyan niya kasi maliit lang siya guys, tapos round. And then madali din siyang gamitin kasi napaka-smooth ng shading niya. Bali guys, may dalawang klaseng texture tong round brush. Nabili ko pala to sa Lucky Art Supply sa Legazpi. 35 ko nabili, 35 pesos. So eto guys, meron tong dalawang texture. Ipapakita ko sa inyo para makita nyo ng maayos. Eto guys, halimbawa, eto nagsawsaw tayo. Tapos pag mag-shade tayo guys, dapat ano yung dulo lang yung gagamitin natin. Ayan yung dulo para maging smooth siya guys. Dapat yung dulo yung gagamitin nyo and then patong-patong din yung pag-a-apply nyo para magawa nyo ng maayos. And then yung isa pang, yung sinasabi ko guys na isa pang texture nito is, halimbawa, nagsawsaw ka tapos yung pagkahagon mo is pinahiga mo siya guys. Eto guys yung isa pang texture, kapag pinahiga mo siya guys, iba yung magiging texture niya. Magkakaroon siya ng texture, tapos makikita mo dito guys kung ano yung pinaka texture ng papel, yun yung magiging texture ng skin tone mo. Kaya pangit guys kapag gumamit kayo ng round brush tapos masyado yung pinahiga. Kaya dapat guys, yung gagamitin nyo, yung dulo lang para magawa nyo ng maayos yung skin tone at maging smooth siya guys. Kasi pag pinahiga natin, lalabas yung pinaka texture ng papel tapos pangit yung skin tone. Parang may nagbibilog din na mga maliliit. So ayan, ayan yung magiging resulta niya. Tapos eto guys, round brush din. Ginawa ko lang to guys, meron akong tutorial nito. Ilalagay ko na lang sa description para makagawa din kayo. Bali, naked tree din to guys, yung makeup brush na ganito. Yung isa nito, yung maliit. Inalis ko yung balahibo tapos ginawa ko lang dito para makagawa ko guys ng ganitong round brush. And then magamit ko siya ng maayos. So ang pag-apply nito guys, saw-saw, tapos kailangan nating iwagwag. And then ang paggamit nito is paganito lang guys, para round yung paghagod para makontrol natin yung paglalagyan natin and then maging smooth siya. Ito yung parts na ginagamitan ko guys. Halimbawa dito sa may pisngi, ito yung ginagamit ko. And then sa forehead, ito din yung ginagamit ko. Tapos first layer ng drawing or ng skin tone, ito yung ginagamit ko para matansya ko kung hanggang saan yung dark tone or yung middle tone na lalagyan ko ng shading.
Kaya ito yung ginagamit ko sa first layer para pag-apply ko ng second layer, iba naman na brush yung gagamitin ko para mas madali kong magawa yung skin tone and mas malinis siya, guys. So ayun. At ayun yung mga yung gamit nito, guys. Tapos sunod. Ito, guys, ginawa ko rin. Ganit naked 3 brush din siya, guys. Ginawa ko din siyang round brush para magamit ko. Ang pag-apply nito, same lang din, halos magkakaparas lang sila, tapos parang round lang din yung pag-apply para maging smooth siya. So ginagamit ko to, guys, sa mga space na malalaki, halimbawa sa buong mukha, ganyan. Ito na yung ginagamit ko. Sinasawsaw ko siya, guys, tapos saka ko winawagwag, and then pinapahid ko muna sa scratch para pag-apply ko hindi masyadong dark yung maano natin, malalagay natin sa papel para matansya natin, and kailangan pa ulit-ulit natin gagawin para makuha natin yung tamang skin tone para mas maganda and malinis, guys, yung dinodrawing natin. So eto naman, guys, yung makeup brush din, malinis to, guys. Eto yung ginagamit ko kapag nagbubura ako sa drawing. Halimbawa, nagkamali ako, guys, and then gumamit ako ng pencil eraser, halimbawa dito. Gumamit ako ganyan. 'Di ba may naano sa papel, may nakikita mo yung parang mga dumi. Tapos ito yung ginagamit ko para maalis, guys, para palaging malinis yung drawing ko. Hindi ako gumagamit ng brush na pang skin tone para alisin yun, kasi minsan mas lalong kumakalat yung skin tone natin, kaya dapat meron tayong malinis na brush para doon. So ayun, guys, ito yung mga brush na ginamit ko. Ito yung round brush na ginamit ko. Tapos yung flat brush naman, ito naman. So yung naked 3, guys, makakabili kayo ng 180, isang set na yon. Marami na ding brush. May maliliit din na flat brush, and then meron ding round brush, pero makapal siya, guys. So gaya nito, guys, yung kasama sa naked 3, merong round brush, ayan. And then ito yung maliit na flat brush. Bali, dalawa yung ganitong kaliit. Tapos meron din ganito. Ayan, magagamit lahat yan sa pang skin tone. Kung nagtitipid kayo, bumili kayo ng naked 3. Mura lang naman, 180 yung set. Meron na kayong 12 pieces na brush. So ayun, guys, hanggang dito na lang aking tutorial. Sana may naitulong ako kung paano gumamit ng mga brush. And then tingnan niyo yung video kung paano gumawa ng round brush para makagawa kayo ng magandang skin tone. So ayun lang, guys, don't forget to like, share, comment, subscribe para updated kayo sa mga susunod kong videos. Salamat!